Lo guys, oh ngayon magluluto ako ng buro, ha? Yung mga maaarte dyan na hindi ko makain ng mga buro, isa ito sa mga paborito ng mga Ilocano at Kabangpangan. Sabi nila, mabaho daw ito, pero ito ang pinakamasarap sa mga pagkain ng mga Ilocano at Kabangpangan, ha? Kaya tara na, magluto tayo ng buro at talong at okra. Ito ay isang katapat niyan, okra at talong, mga nilaga. Hinahalo yan at sinasaw-saw sa buro pag naluto na. Sobrang sarap na ito, ha? Try nyo kaya. Ang mga maaarte, sabing mabaho pero gustong gusto ng mga Ilocano kahit mabaho ito. Binuksan ko na nga ang nilaga kong talong at okra. Masarap kaya ito, lalo na pag may pritong isda. Samahan mo pa ito ng talbos ng kamote, sitaw ang palaya. Lampalayang nilaga, masarap ito. Hiniwa-hiwa ko na nga ang ating mga ingredients tulad ng bawang, sibuyas, paminta, luya, sili, at ang kamatis. Hiniwa-hiwa ko na ito. Pinagsama-sama ko na nga ito sa isang lalagyanan. Upang hindi na ako magkaroon ng marami pang lalagyanan. Ay na, mahirap kaya magpugas ng mga plato at lalo kung wala ka namang katulong. Ay, kung ikaw lang nag-iisa, ay mahirap magpugas ng mga plato. Ayan, binuwas ko na nga mantika sa kumainit na kawali. At igigis ako na nga ang ating mga ingredients tulad ng bawang, sibuyas, sili, kamatis. Lalagay ko na lahat yan para mabilis maluto. Dapat yan, mas maraming luya para mas masarap pa. At hindi ito maging malansa ang ating lulutuing buro. Mabaho nga pero masarap naman pag naluto ito. Swak na swak ito, lalo na pag gutom na gutom ka ay taob talaga ang ating kanin. Ginawa ko nga lang itong buro kasi nga mahal lang yung buro dito. Alam mo ba yung pinakamaliit na garapon? 10 real na yon. Magkano na sa Pilipinas yon? 150. Eh samantalang dito, ayun samantalang sa Pilipinas, 10 pesos lang makakabili ka ng buro. O may ulam ka na kahit mabaho yun. May buro ka na. Eh dito, hindi ka makakabili ng buro kasi sa sobrang mahal. Takam-takam na kasi ako sa pagkain ng mga Ilocano. Sa pagkain ng mga Ilocano tulad nito, sa mga paborito kong pagkain ng mga Ilocano ay ang buro. Ito ang pinakamasarap na pagkain sa amin. Nilagay ko na nga ang ating kamatis. Yan, hinalo-halo ko ito hanggang sa maluto siya, hanggang sa madurog siya. Kailangan madurog na durog ang kamatis para lutong-luto. Ayan, lutong-luto na yung kamatis natin. Bawang, sibuyas at luya. Malapit na siyang maluto. Malapit na maluto ang ating sibuyas, bawang, kamatis. Kumuha ka lang ng talbos ng kamote sa kapitbahay. May ulam ka na. Samahan mo pa ng talbos ng ampalaya. Katuray na bulaklak. Yan, ang pinakamasarap na ito. Yan ang katapat niyan sa burong isda. Siyempre, kailangan gusto ko maanghang kaya naglagay ako ng sili. Kayo kung gusto niyo maglagay ng sili, oh hindi naman. Pwede naman itong hindi maglagay kung ayaw ninyo na maanghang. Pero ako gusto ko sili kasi gusto ko na maanghang. Yan, binuksan ko ng pinakamabango kong buro, ha? Takpan nyo ang ilong ninyo dahil ayan, mangangamoy na pinapabango ko. Mabango yan. Charan! Pinuro ko lang yan ng 3 araw. Ayan siya. Kaysa nga naman bibili ako ng buro dito, sobrang mahal. Kaya ginawa ko, gumawa na lang ako. Naka-over yung tilapia. 5 real lang yung tilapia. Kaya ginawa ko, nagburo na lang ako. Nilagay ko na yung tilapia. Burong isda yan na tilapia. Masarap yan. Kasama na yung kanin na buro. Ayan. Buhay pa nga ata ang tilapia ko kahit ang pagkalit-lit niyan sobrang tinik sige pa rin dahil takam na nga ako sa buro gumawa talaga ako niyan. Ikaw ba naman ilang taon, 4 na taon at mahigit hindi ka nakakatikim ng ganyan talagang maglalaway ka at kung gusto mo talaga makatikim gagawa't gagawa ka talaga kasi yan ang gustong-gusto mong kainin. Halukayin mo ng halukayin. Haluin mo ng haluin. Hanggang sa maluto ito. Hanggang sa madurog-durog yung ista. Ay na. Ganyan. Sige. Nilagay na nga ako ng asin. Pampalasa.
Maglalagay na nga ako ng asin at ang pampalasa, flavor enhancer. Maglalagay na nga rin ako dyan. O baka hindi nyo alam ang flavor enhancer, search nyo, google nyo para malaman ninyo kung ano yung flavor enhancer na pampalasa. Ha? Naglagay ako paminta para lumasa pa ito. Saka ako nga ito inalo-halo kasi hindi ito hindi pwedeng masunog ito sa ilalim. Pag hindi mo inalo-halo at inayaan mo lang ito, ay sunog ito. Masusunog ang kanyang ilalim. Kaya dapat haluin mo ng haluin. Ayan, nagmamantika na siya. O, diba? Sarap na sarap na ako. Nakakap na ako sa burong niluto ko. Ay, naku, baba. Padami talaga ang kain ko ngayon. Sarap na sarap ako niyan pag ako ang kumakain. Yan, luto na ang ating burong isda. Kaya't salamat. Thank you for watching. Have a good day.